What's up, yo guys? It's Mariana. Welcome back to my channel. So for today's video, ibang-iba to sa personal vlogs ko. Ang content natin for today is ang mga basic needs ng dogs. So kaya ko ginawa ang video na to is para sa mga nagbabalak bumili ng puppy pero hindi pa alam kung ano ang mga bibilhin. Yes po, ganyan rin po ako. Nanonood-nood rin ako sa YouTube bago ako kumuha ng isang toy poodle. Siyempre, alam naman po natin na karamihan sa atin ay gustong-gusto talaga ang aso. At isa na po ako doon. Sobrang gustong-gusto ko po talaga ng aso. Kaso ayaw ng nanay ko. Pero napilit ko naman po kahit papano. And yung napili ko naman po na aso is maliit lang and sobrang sakto lang po sa bahay. Kaya napilit natin si Mother Earth. And nandito lang po siya sa tabi ko. And ito siya, guys. Hi! Her name is Molly! Molly, Molly! Hi! Molly! So ano nga bang mga kailangan ng isang aso? Parang baby lang rin yan, guys, na tao. So pag bago siya dumating, is bilhin mo na ang mga pangangailangan niya para hindi ka na mamroblema. So ang pinakauna, guys, is crates or cage. Ito, guys, sobrang importante nito kasi every time na may ngangat-ngatin sila, ilayo nyo sila doon and ilagay nyo sa kulungan nila para maiwasan nila ang magkasakit. Siyempre, di ba, pag may ngangat-ngatin sila na kahit ano, pwede silang magka-bacteria or magkaroon ng virus. So, kailangan bantayan nyo palagi ang ginagawa nila para safe sila at walang sakit. And siyempre, hindi ko naman po kinukulong si Molly buong araw sa kulungan niya. So, pagkakain or iiyak siya is ilalabas ko siya. And pag maglalaro rin siya, syempre, hindi ko naman po kinukulong buong araw. Guys, gustong-gusto rin ng aso ang nilalaro mo sila. Masarap sa feeling nila na hindi sila lonely, na hindi sila nag-iisa. So, laruin niyo rin yung mga aso niyo. Kasi ang sarap sa feeling na parang bumabalik ka sa pagkabata kasi may kalaro ka. And syempre, may kalaro rin sila. So, next guys is dog food. So, yung dog food ni Molly is nabili ko lang po dito sa pet shop, malapit dito sa amin. And pag bumibili kami is 1 kilo na para hindi na kami balik ng balik. And ito guys, yung dog food niya. Guys, ito sobrang puno nito ngayon, kalahati na lang. Ayan. And ito yung scoop na ginagamit ko sa kanya. Ayan, ganyan. Ganyan lang karami ang kinakain niya kasi nag-research din ako kung ilang ml ba ang kinakain ng aso. So, ganito daw, gantong scoop. Itong dami ng scoop niya is 60 ml, so equivalent to 1/4 cup. Ayan, ganyan lang karami ang kinakain ni Molly 3 times a day. So, 3 times a day niyo sila papakainin, umaga, tanghali, gabi. Ayan. So, baby pa lang, ang lakas na kumain. Paano pa kaya pag medyo lumalaki na? Si Molly, guys, nung time na kinuha ko siya, is medyo naninibago po kasi new environment nga and kaka-vaccine lang sa kanya nun. So, si Molly, pinatagal muna siya ng 2 months bago kuhanin kasi pag, kunwari, newborn pa lang yung aso is kinuha niya na. So, baka magkasakit pa and baka mamatay. And nung 3rd day pa lang dito ni Molly sa amin, sobrang kulit na niya. Nagtatatakbo-takbo na siya. Tongue twister na. Nagtatatakbo-takbo na siya dito kasi guys, karamihan sa aso is maninibago sa ano, sa bahay kasi nga rehome. Yung ibang aso is parang mag-stay lang sila sa isang sulok. So sa mga ganun is new environment sa kanila, so maninibago talaga sila. So pag ganun po is hayaan nyo lang kasi pag siguro mga 2 to 5 days is masasanay na yan, so magiging makulit na yan for sure. So, pangatlo guys is food bowl. So, binili ko ilalagyan ni Molly sa Lazada and ang price ng bowl niya is 109 pesos only. Kung interesado po kayo is ilalagay ko po yung link sa description and yung iba pang mga ma-mention kong needs ng mga aso, ilalagay ko po sa description box below. And yung bowl niya is stainless para mabilis hugasan. May mga bowl kasi na plastic lang and syempre, nagsisebo sila, so mahirap hugasan pag nasa plastic. And pag stainless lang naman,
is mabilis naman mahugasan. Pinili ko pong size is small size lang para sakto lang na maliit pa siya. So, pag lumalaki na is i-upgrade na lang. Next guys is Toy Theater. So, ang nilalaro ni Molly is yung parang buto. So, binili ko rin po ito sa Lazada for only 99 pesos. Ang mura lang. And ang maganda dito is nagpapatibay ng ngipin nila. Maganda talaga pag may sariling laruan ng aso kasi para po hindi na sila magngangat-ngat-ngat-ngat ng mga makikita nila. So, makipaglaro rin po kayo sa mga dogs nyo kasi mas masayang bonding yan. Next guys is Soklay or Comb. Kailangan rin ng ating mga dogs ng sarili nilang suklay para pagkatapos nila maligo, isusuklayan mo sila and nagpapatanggal rin ito ng buhol-buhol sa buhok nila since ang mga dogs natin ay mga mababalahibo. And maganda sa suklay na to guys is soft lang siya and ang bibili nyo lang po na suklay sa dogs nyo ay yung soft lang na suklay, yung malambot lang kasi pag matigas yung suklay na binili nyo, baka maapektuhan ang mga skin nila. So, bilhin nyo lang po ang mga malalambot na suklay. Next guys is ang wet wipes. So, ganito po ang wet wipes ni Molly. Ayan. Yes guys, kailangan rin po ng dogs ng wet wipes. Siyempre, pag wiwiwi or magpupupsi sila is pupunasan nyo po sila. And siyempre, para maging mabango rin sila. Next is ang basahan or mat. Dito guys, minsan dito sila nahiga. Or minsan dito sila naglalaro. And dito, pwede nyo rin sila itrain dito sa basahan. Pag wiwiwi or magpupupsi sila para alam nila pag every time na magdudumi sila. And napapansin ko rin po sa poodle is medyo tamad sila and lagi siyang nakahilata. Alam niyo po yung parang maglalaro lang sila and pag kunwari tumatakbo-takbo sila and every time natatakbo sila pagkatapos nun is mabilis sila mapagod, so lagi silang nakahilata. Ayan, ganyan po ang napapansin ko sa poodle. Next guys, ang vitamins. Ito guys, sobrang importante nito. Ang vitamins para maiwasan nila ang magkasakit. So yung pagpapainom pala guys ng vitamins is depende sa timbang tsaka sa taon ng dog ninyo. So hindi pwedeng basta-basta na lang kayo magpapainom sa kanila. Dapat tinatanong niyan sa vet ninyo and binigay ito sa akin ng vet since baby pa lang si Molly. And ito ang vitamins niya. LCVit 20 ml. Bili ng vet ay 2 ml ang pagpapainom ko sa kanya once a day pagkatapos niya kumain. And importante sa aso is kailangan rin nila ng fully vaccine para sa kaligtasan nila and sa kaligtasan ng mga nakakasama nila sa bahay at para hindi sila mabilis dapuan ng mga sakit. Next guys is ang milk. So ang gatas na iniinom ni Molly is Bear Brand. Bear Brand lang. So ito yung Bear Brand, not sponsored. Ayan ang iniinom niya. Ayan, so 3 times a day. Kasi pag sinanay nyo sila sa mga fresh milk, is medyo mahal. Kaya dun lang tayo sa mura, pero masustansya. And hiyang naman si Molly sa Bear Brand, kasi sabi nung pinagkunan ko kay Molly, is Bear Brand daw yung milk niya. So baka pag iniba ko, is baka manibago siya. So baka hindi niya inumin. And kung saan hiyang yung mga dogs nyo, is ayun po, yung ipainom nyo sa kanila. And hinahalo ko po yung gatas sa dog food ni Molly. And nagpapainit po ako ng mainit na tubig na mineral kasi pag gripo baka magkasakit pa sila. And ihalo ko po dun yung gatas, tas yung dog food. And ipapalamig ko lang po saglit yung pagkain niya and ipapakain ko na po sa kanya. Guys, dinudurog ko po pala yung dog food ni Molly para mabilis niya makain or mabilis niya manguya. Since baby pa lang siya, so kailangan malambot ang mga kinakain niya. Next guys is ang shampoo. So itong shampoo ni Molly is maliit lang po. Ayan, ganyan lang po kaliit. Since baby pa nga lang po siya at sobrang bango ng shampoo na to. And lagi po nating tatandaan na ang bibilhin nating shampoo is pang sa kanila talaga for dogs. Huwag na huwag po kayo basta-basta gumamit ng ibang shampoo sa kanila. For example po, shampoo ng tao, ginamit nyo sa dogs nyo, so baka ma-infection pa po sila and magkasakit. So dapat make sure po na pang dogs po talaga ang shampoo nila para safe sila and mabango. Last guys is ang towel.
Kailangan rin po ng dogs ng sarili nilang towel. And yes, ito yung towel na ginagamit ni Molly pag siya ay maliligo. Kasi pag ang towel ay towel ng tao at pinang-towel nyo sa dogs nyo, so baka maghalo yung balahibo nila, syempre nagpapagpag sila, so pinupunas nyo sa kanila yung towel nyo. And kaya dapat may sarili silang towel para nasa kanila yung balahibo nila and para hindi mahalo sa towel ninyo. And yes, para hindi rin magkakalat. And ayan po ang basic needs ng dogs. Hopefully po nakatulong kahit papano sa mga first time owner katulad ko and sa mga nagbabalak bumili ng dogs. That's all for today. Sana po na-enjoy nyo itong video. And kung na-enjoy nyo, please don't forget to like, share, subscribe, click the notification bell para updated po kayo kung may bago akong i-upload na video. And importante po sa mga aso is paramdam po natin sa kanila na mahal natin sila na parang tao and alagaan po natin sila kung gusto pa po natin silang mabuhay katulad natin ng matagal. And yes, suggest rin po kayo ng content na gusto nyong gawin ko. Diyan na po magtatapos ang video. Molly, babay ka na sa kanila. Molly, magbabay na sa inyo. Molly, bye-bye. Say bye-bye. Bye-bye, guys. Bruh. That's all for today. Thank you for watching. Pray lagi po ang blessings to come. Yes. See you on our next video. Bye. Peace.